Ayan po, magandang morning po sa inyong lahat, mga ma'am, sir, mga boss. So, welcome again po sa ating vlog ulit. So, for this episode po natin, andito po tayo ngayon sa bayan po ng Umingan, sa isang barangay po dito. At meron po kami ipapakitang property ulit po sa inyo dito na meron po sukat na 17,143 yata, sinabi sa akin. Tapos, yun nga po, 1.7 hectare po ito. So, andyan lang po yung barangay sa Benton Road. Ito po ay right of way na... parang barangay road na siguro kasi mga bahay right of way po na settled po ito na talagang binigay na taan para sa mga tao po dito sa likod, sa mga property sa likod. So mga ilang metro lang po ang layo niya, siguro nasa 50 meters lang po ang layo po niya sa barangay 70th road. So dito yung power line, andyan din po yung internet connection sa labas, at yun nga po yung ano nila, contour po nila. So ito na po yung property na binibenta, yun nga po, ito po ay 1.7 hectare na dito yata magsisimula, sabi dito sa kahoy na to, pag ganun siya, tas gumanon na po, pag ganun na po siya. So, ang shape ng property na sa mga square o rectangle, mga ganun. Ayan. So, ito po ay mango farm po siya. Mango farm, calamansi farm, ayan. At meron po itong tatlong deep well daw po. May dalawang kubo, ayan. At merong 30 daw po na mangga na grafted. Meron po 200 po na puno ng kalamansi. At ang presyo po ng property na ito ay 4.5 million. At ito nga po ay titled property po siya. Sabihin ko po yung ganyang titulo ay agrarian title po siya. Emancipation patent at matured naman na po. So may dalawang kubo. At sa ngayon po ay meron din po ginagawang bahay pa po. Ongoing papagawa po nila ng bahay. Electricity, nakakabit na po, naka-install na sa property. Sa bahay, sa kubo, at ganoon din po ay meron na rin po siyang internet connection, naka-install na rin po. So yun po, ito yung boundary. Yan, simula po doon sa nag-start ako mag-vlog, nagkaroon na po siya hanggang doon daw po sa part na yon. Tapos sa may boundary po, sa may bahod ng bahay, diretso na po yon, kasama itong mga manggahan na ito. Ayan, itong mga kalamansihan na ito, at may mag part silang binubukid dyan na to. Ayan. So may signal po dito ng telco, kasi ayun nga po yung tower ng hindi ko po alam kung Globe dito o Smart po yan. I-check nyo na lang po sakali kung ano yung dito yung telco na yan. So dito sa part nito may mountain view, kaso nga lang natatakpan ng mga puno. At residential na rin po yung makatabi ng property, dahil nga po yun, mga may makabahay na po siya. At malapit lang po siya sa highway, siguro estimate ko sa highway na sa mga ilang kilometro lang, wala pa siguro 3 kilometro, baka wala pa boss, baka 2 or 2.5 siguro sa bayan. Siguro ayun, sa bayan nasa mga 10 kilometro siguro, o baka higit pa tong konti. Sa Carmen Tiplex siguro estimate ko na sa mga 15 minutes driving po sa Carmen Tiplex expressway. Ayan po. So yun po yung ginagawang bahay, yung part po yan. Yung mga mangga naman kasama po yan, kasama po sa malaking mangga. Boss, ilan yung malalaking mangga niya? Nasa 11. Nasa 11 daw po yung malalaking mangga. Ito po yung mga malalaking mangga po niya. Sa ngayon po ay kasalukuyang may bulaklak. Hindi ko po alam kung second crop po nila to, pangalawang spray, or lumabas po siguro, sumibol lang. Ayan. So, yun po yung property natin na pinipenta po yan. Ang boundary po niya, sumala po doon sa may bako doon. Pag ganun po siya sa tabi ng bahay, yung bako dyan. Yung pilapil na yan po. Diretso pong ganyan. Hindi ko lang po sure kung nakasama to eh. Yung mga ganun, nakasama po yan. Ayan. Ang shape, ay ang type po ng property nito, yung manggal po siya, kalamansi farm. At yung lupa po niya ay, may mga part din po mga plot. Kaya po yung plot po dito sa taas niya. May konting pa-slope po siya. At perfect po ito. Itong property na ito para sa mga gusto magtayo ng resort. Pwede po ito. Sa mga mahilig po mag-alaga ng mga
manabong naman o pwede rin po dito sa mga gusto mag-retired, sa mga mag-retired na pala, ayan, pwede rin po sa inyo to, dahil yun nga po, marami kayo pwedeng gawin dito. May manggahan na po kayo, may mga kalamansi farm na po kayo dito, pwede pa kayo magtanim ng mga puno. Ayan, so ayan, so punta po tayo sa ibang portion po ng property o part ng property. Ayan, so andito po tayo sa ibang party po ng property na ito na binibenta. So andito po tayo sa loob ng kanyang manggahan na yun nga po, 11 na main goodness na malalaki po. Ito po ay kinalabaw ang alam ko pong ato na mangga siguro, ano po ito, kinalabaw to, yung in-export ni native na tinatawag. Ganito po nga po, lalaki na yung mga mangga niya at may yabong po yung kanyang sangat sa mga dahon po. Estimate kong edad po ito sa mga 30 na siguro itong mga to. Ayan. Ayan po. So, ito nga po. Ito yung ibang part po. Ito, kalamansi niya. Kalamansi pa rin tinanim nila dito. Kalamansi. Sa so, boundary. Alam ko boundary nito. Sa may piece pa niya ito eh. Hindi pa. Ayan. Ay, ano. So, hindi na yung kasama yung ano niyan. Yung bukid na hindi na kasama. Itong pilapil lang na to. Pag ganun siya. Hanggang sa may poste na yan, pag ganun na siya. So, hanggang dito yata yun, yung alam ko. Ayan. Sa may gimili na. Itong gimili na to? Yeah, ito. Yeah. Ito una. Ayan, pag ganun na siya. Tapos kumanon. Okay. So, ito po yung ibang party po ng kanyang kalamansihan po niya. Tapos yung iba po, andun po yung ibang kalamansihan po niya, tinanim po nila. So, mga 200 no, na puno na. Kalamansi. At sa akin po ay yun, dalawa, tatlo yung kanyang deep well. Dalawa. Diba? Tatlo daw yung sabi? Tatlo. Tatlo yung deep well. Ayan. So, dito po, maganda po yung pagkaano po ng luwa dito dahil paisdo po siya konti. Ito nga yung part na medyo mataas na area. Dito nga po. Ayan po, maganda po siyang gawin resort. At ano pa maganda gawin dito? Uy, ano yun? Ginagawa mo ng basketball court yun. Ano yung ginagawang ringan yung ano ha? Gram. Ayan. So, hindi pa rin nababago yung pulso mo. Bumipitik pa rin. So, ito po yung ibang parte ng property. Yan po mga kalamansi po niya. Andyan po yung deep well na isa. At yun nga po yung ginagawa po nilang bahay sa parte yan. At dito nga po, pwede kayo magtanim ng palay. Kung gusto nyo rin po magtanim ng palay, pwede po sa part na ito. Pero kung gusto nyo tanim ng gulay, pwede rin naman po. Ayan. Pwede tanim ng gulay o pwede kayo magdagdag ng mga fruit bearing kagaya po ng ginawa nila. May-ari po nito, ginawa po nilang nagtanim po sila ng grafted po na mangga. Ayan. So, hanggang dito lang po yung property niyan eh. Sa kapag nakita niyo yung dilaw na yan, hindi na po kasama sa property po yan. Sa kabilang property na po, gumanan po siya, tapos gumanan na po. Ayan. So, ito, papakita ko po sa inyo yung kanyang deep well. Naka-jetmatic pa, tapos naka-may water pump pa na ano. Diesel o gasolina. Ano? Ang ganda ng tubig. Tubig? Yung makina. Hindi kasama yung mga yan. O kasama na rin yung mga yan. Depende. Depende sa pag-uusap na lang. Pinatay nila yung mga kano, mga kawain doon. Ayan. So ito, nakikita niyo pong kalsada na ito. Ito po ay kalsada po nila. Papasok lang po dito sa property. Ayan. Ito nga po, mayroong kubo dyan na ginawa nila, silungan. Tapos yung bahay na ginagawa po nila. Ayan po. At ito nga po yung ibang mga kalamansi po nila. Malalaki na. At siguro na-harvestan na ito. Wala akong mahitang bunga eh. Ayan. So, maganda po siyang i-develop sakaling ano. Kasi dine-develop naman na po nila. Ito po yung bahay na ginagawa. At dagdagan nyo na lang po sakaling kayo po makapili. Pwede naman po kayong dagdagan yung development ng property na ito. So, ito yung bahay po nila. Wait, naso na ka-aircon pa. House, meron na sila kulungan ng baboy yata yun. May CR na rin po. Ayan. May puno ng mayabas. Ito. Tapos, anong tawag sa puno na to? Yung ginaga, parang ano, langka. So,
Kung may ano po kayo dito, kung gusto nyo punta itong property na ito, schedule po natin dahil naka-direct naman po kami sa opisa niya to, pamangkin ng may-ari na ito. Ayan. So, sa mga bago lang sa akin YouTube channel, huwag nyo sana kalimutan, mag-subscribe po kayo at pakihit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga pinablog po namin mga property na kagaya po na ito. At, yun nga po, kung gusto nyo puntaan to, samahan po namin kayo para makita nyo po ng personal at mai- explain po namin sa inyo ang status ng property na ito ng personal po sa inyo. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.